guys, PauloPlayZHD here. Ngayon, magre-review tayo ng isang binili namin sa Amazon. Kakarating lang ngayon, kaya tingnan natin kung gumagana talaga. Binili namin isang SD card, Extreme Pro. Micro lang siya. Pinili namin yung micro kasi mas maganda ba. Siguro pwede ko din magamit yun sa GoPro ng aking kaibigan. Or maybe sa GoPro ko in the future. Maybe lang ha. Pero for now, goal ko ay sa camera muna. Ngayon, ito yung pack. Ito yung binigay ng Amazon sa amin. So Amazon, baka naman. Hindi ko na papakita yung address namin. Baka ano naman. Okay. So ito, binuksan ko na actually. Nung pinutol ko na itong part na ito, sinabi ko, parang gusto ko ata mag-review ah. Kasi may bibiling pa kami. So, tayo nyo na lang. Susunod na next clip na yon. Para sa ngayon, ay meron tayong SanDisk Extreme Pro. Makikita nyo. SanDisk Extreme Pro. Pwede siya sa Android. 4K camera, UHD, and also para sa mga drone. Makikita nyo naman dito. Alright. So, ngayon, dinupit ko yung part dito sa taas, which is yung connect na yon. Para kunin yung mga laman dito. So, first time ko lang talaga mag-unbox ng mga ganito kasi dati hindi naman ako talaga hilig sa mga camera. Talagang sa ngayon lang. So, ayan guys, SanDisk Extreme Pro 128GB. So, 128. So, ito siya. May adapter na siyang SanDisk na malaki para sa mga camera. Kung hindi mo naman gusto gamitin sa mga camera at sa mga maliliit na camera, for example, GoPro, eh, ito na lang ilalagay mo sa salpak mo dun sa GoPro mo. So, ayan. Unbox na natin. Yung... So ito siya guys, 128GB adapter na SanDisk na libre. Yan ang diferensya. Yan, hindi ko lang kung focus kasi manual lang lagi ako. Ngayon, te-testing ko to, lalagay ko dyan sa camera ang ginagamit ko ngayon. Then, tingnan natin sa ating computer kung gagana nga na talaga. So let's go. So yun, nalagay ko na sa camera at makikita nyo naman na gumagana siya ngayon. Gumagana nga. Kasi ito yung gamit ko noon, 16GB. So ito, 16GB yung ginagamit ko kanina pag record. Ngayon, ginagamit ko yung 128. And then, check natin ulit kung gumagana naman talaga siya. At makikita natin kung totoo ba talaga tong SanDisk na binili namin. So let's go. Alright. Power. Alright. So alright guys, nandito na tayo ngayon sa aking computer. Ayoko na mag-screen recording ng computer kasi tinatamad ako. Ngayon, sasalpak na natin to dito sa lalagyan ng SD card. Tingnan natin notification. Ayun, tumunog. At may DCIM. DC, hindi ko alam kung paano basahin ito. Basta yun. 100T 3200, which is yung model ng aking camera ng Nikon. At ito nga guys, lumabas na. Mamaya titingnan natin properties ng binili naming SD card at details yan, mga ganyan. So ngayon, 100D and 3200, yung mga videos na ginawa ko kanina actually. So ayan guys, kung paano ko uncut talaga na edit. So, alright. Alright. Kung makikita naman talaga, mas arpo ako siya dito kasi sa background. Kaya, ganun talaga pag wala talagang flippable camera. So, ngayon makikita naman natin na gumagana. Natin properties ito. So guys, ang capacity niya is 119GB. Pero yung gigabyte na binili namin is 128. Hindi ko lang bakit may mga distansya mga sa mismong gigabyte. Pero okay lang naman. Basta yun, magana. Hindi ko lang kung anong dalawin. Basta general nakalagay dito. Yung mga na-use ko lang dalawang video doon is 118MB. Free space na lang is 118GB pa rin. Capacity niya is 109. So yun guys, extract natin. So yun guys, yun ang ating review para sa SD card na to. SD card na 128GB sa from Amazon. Yan. Lalagay ko yan sa description kung gusto niyo man bumili. Kung may mga GoPro kayo, mas mataas pa na quality na 4K, ay mas suggest ko na lang yung mga 256GB, which is yung bibili ng aking kaibigan na dadating din dito. Bahay namin kasi nag-order din siya. Sumabay. SanDisk 128. Ngayon, let's go on the next na binili namin. Alright. Power. Palit!